Guys, magandang araw. Meron na naman tayong kakalikutin, isang washing machine. Ito siya. Ang problema daw nito, umiikot daw, tapos mahina. Tingnan natin kung anong naging problema niya. Yun natin yung kanyang switch washing. Yun. Ikot siya. Okay naman ang ikot niya, normal. Ganito talaga itong washing na to. Hihinto siya bago iikot ulit pa reverse. Pero pag pinigilan natin siya, dapat hindi mapipigilan to. Napipigilan siya. Pag pinigilan mo yan at pinigil mo ng husto, masisira ang kamay mo dyan. O, yan o. Pipigilan siya, dapat hindi siya mapipigilan. Pag nilagyan mo kasi ng tubig na ito at ng damit, hindi na yan kayang umikot. Hey guys, tingnan natin, i-check natin sa likod kung anong naging problema niya. Gawa siya ng shirt. Dalawang piraso. Kanyang tornilyo. Yan yung kanyang laman. Ito, ba't may putol? Ito yung sa dryer. Ito yung sa washing. Capacitor din to eh. Ito guys yung sa washing. Capacitor ng washing.
red and blue. Ito sa dryer pala, tinanggal na, pinalitan ng iba. Ito yung sa dryer. Hindi na natin kakalikutin yan. Hindi naman yan ang problema itong washing. So, testing natin bakit hindi siya gumagana. Yes, itong kanyang capacitor is 11 microfarad. Mayroon tayo rito 12.5. Pantitesting lang natin to. Pwede naman eh, kasi huwag lang patatagalin. Titesting lang natin kung kayang umikot nun. Hindi natin mapipigil yung ikot. Pag hindi napigil natin ng ikot, ibig sabihin itong capacitor ang may problema niya. Ayan guys. Okay, wala isla. Capacitor ang may problema. Pero pag ganito, hindi kayang pigilan. Kanang kamay ang gagamitin natin. Pero hindi tulad kanina na hindi talaga napipigilan talaga siya ng gusto. Ito ngayon medyo lumalaban na. Okay na yan. Okay na yan guys. Ang ganda na ikot niya. Ito na ikakabit natin. Ganyan lang ang kulay niya pero mas malakas siya kaysa rito sa dati niya. Kaya natin pigilan ang ito yung nakakabit. Pero ito, medyo hirap siyang pigilan. Ibig sabihin malakas siya pag ito.